Magandang hapon mga kapatid. Salamat at tayo po ay magkakaisa muli sa ating sandaling ito upang tayo ay bukas ng banal na kasulatan at mag-aral tayo at alamin natin ang leksyon at mensahe ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 10. Mark chapter 10 verses 17 to 31. Mark chapter 10 verses 17 to 31. Ganito po ang pagkakasabi, mga kapatid. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. At pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin." Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos." At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, "Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos." Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, "Sino nga kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi, "Sa mga tao, ito'y hindi maaring mangyari. Ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari." Si Pedro nagsimulang magsabi sa kanya, "Tignan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito na mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga ina, anak at mga bukid na may mga pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit ang maraming nauuna ay mahuhuli at ang huli ay mauuna." Ito po ang salita ng Panginoon na pinamagatang kung paano magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, salita ninyo ay iluwan ng aming paa, liwanag ng aming landas. Dalangin namin ang iyong banal espiritu na magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan upang ang aming pong pagtanggap ng iyong salita ay hindi sa laman kundi sa espiritu. At tulungan niyo kaming mapatibay sa mga mensaheng aming natatanggap ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa nakaraan, narinig natin na mga alagad ay nagtatanungan sa kanilang sarili kung sino ang maging dakila sa kaharian ng Diyos. At nakita natin na ang pagiging dakila sa kaharian ng Diyos ay hindi sa kagalingan at dami na nagagawa ng isang alaga o ng tao,
hindi sa pagiging mataas ang kanyang katayuan, hindi rin sa kataasan ng kanyang karunungan at pinag-aralan, kundi ang magkaroon ng ugaling bata. Ito ang sabi ng Panginoon. Magkaroon ng ugali ng bata. Ngayon naman, ang panibagong tanong ay ito. Paano magkaroon o magmana ng buhay na walang hanggan? Ito isang katanungan ng isang mayamang binata. Sabi sa ilang bahagi na itong binatang ito ay isang pinuno. At siya ay nagpunta kay Jesus. Siya po ay gumalang ng maigi at siya ay nagtanong paano magmana ng buhay ng walang hanggan. Kaya sinagot siya ng Panginoon, patay. Patay sa pagtupad sa kautusan. At sinabi ng Panginoon ang kautusan yon. Ano ang sagot ng binatang ito? Ang sagot ng binatang ito dito sa Mark chapter 10 verse 20, at sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking tinupad mula pa sa aking kabataan. Gayon din sa bahagi po ni Mateo 19:20, pareho ring sagot, pero may tingnan yung pagkakaiba. Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? So yung pong salita nito, ng sagot niya ay kapwa mayroong karuntong ano pa ang kulang sa atin, sa akin. Sa makatwid, sa kanyang pag-aakala, kumpleto na siya. Kaya utang na loob na yun ng Diyos na kailangan siyang bigyan ng mana ng karian ng Diyos. Na may ganitong katuruan sa ating panahon, mga kapatid. Sila na sa kabila ng kanilang kasigasigang tukdin ang ilang mga legalismong pamantayan. Ang mga legalista, mga kapatid, ay hindi kailanman magkakaroon ng katiyakan na nagawa na nila ang sapat nilang gawa upang sila'y kumita ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pagkakaroon ng mana ng buhay na walang hanggan ay hindi sa pamamagitan ng pagsisikap ng sino mang tao. Nasuriin natin ang mga pangyayari sa kasaysayang ito. Suriin natin ang mas malapitan pa. Natignan natin ito sa apat na paraan. Una, ang hangarin ng binata. Ikalawa, ang pagtanggi ng binata. Ikatlo, ang babala sa kayamanan. At pang-apat, ang pagtutuwid sa gantimpala. Napakahalaga po ang mga bagay na ito, ang bahaging ito na dapat nating matutunan. Una, tignan natin ang hangarin ng binata. 17 to 21, sayin lang natin upang ating mailagay pa sa ating puso ang kasaysayang ito. Ang sabi, nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. At pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Mabuti kundi ang Diyos na. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa ating pagkabata. At sangayon sa Matthew 19:20, may karugtong, ano pa ang kulang sa akin? At si Jesus, tingin sa kanya, minahal siya. At sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod sa akin. Now, take note mo sa salita ng Panginoon at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Mahalaga po yun, yung bagay na yun. Now, kung ating may kita, itong binatang ito, tulad po ng maraming tao, may pananabik na lumapit kay Jesus. Ganyan din tayo. Maraming tao talagang gusto nilang makalapit kay Jesus. Tignan lang natin
yung mga paniniwala ng mga nasa Quiapo, yung itim na Nazareno, paniniwala nila, ito ay si Jesus. Alam naman natin hindi si Jesus yan. Pero paniniwala nila, ito ay si Jesus. Kaya naman, halos nagpapakamatay sila para makalapit sa ribultong ito, pagpahid nito, panalangin, may mga panata. At itong pinatang ito ay mapalad siya sapagkat personal ni Jesus ang kanyang nilapitan. Ibig tulad ng mga ano ngayon ay panay-ribulto lamang. At ang sabi nito, lapis ang kanyang paggalang. Bakit po? Sapagkat siya'y lumuhod. Tapat siya sa kanyang paglapit. At tapat siya sa kanyang hangarin. Ang hangarin niya ay ano? Malaman niya kung paano siya magmana ng buhay na walang hanggan. At itong mga, itong taong ito, lumalarawan sa lahat ng mga taong reliyoso na gustong lumapit kay Jesus. Pero ang kanila pong hangarin ay magkaroon din ng kaligtasan. Well, nakikita natin na ang katangian ng binatang ito, minsan mas maigi pa kaysa atin sapagkat tayo kung minsan, Kristiyano na, wala tayong paggalang sa paglapit sa Panginoon. Hindi tayo lumuluhod. Hindi tayo taimtim o hangarin natin ay hindi talaga ganito katindi. Kaya ito makukuri kong taong ito sa kanyang pagka-religyoso. Talagang tapat ang kanyang hangarin. Lumuhod siya at tinawag pa niya si Jesus na mabuting tao. Pero ang binatang ito, mayroong nakahadlang sa kanya para matanggap niyang buhay na walang hanggan. Ano? Kayamanan. Ang kayamanan ang naging hadlang sa kanya. Kayo ba may kayamanan? Well, kayamanan po, hindi lamang ito tumutukoy sa salapi. Ang kayamanan ay hindi lamang ito tumutukoy sa pera o ari-arian. Kundi, kayamanan hadlang sa pagtanggap sa buhay na walang hanggan. Anumang iniibig mo, kayamanan mo yan. Anumang mas iniibig mo, yan ay kayamanan. Kaya dito, itinama siya ng Panginoon sa kanyang sagot. Verse 18. Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinawag mo akong mabuti? Mas mabuti kundi ang Diyos lamang. Natingnan niyo. Tinawag niyang mabuti si Jesus. Bakit po? Sapagkat nakikita niya na nasa katangian ni Jesus ang kabutihan na Diyos lamang ang nagaangkin. Sapagkat Diyos lamang ang mabuti. At yan ang turing ng binatang ito na ang Diyos ay mabuti at nakita niya ito kay Jesus. Alam niyang Diyos lang ang mabuti at ito'y nakita niya sa ating Panginoon. Well, ito bang nakikita natin na mabuti ang Diyos? Natanda natin, anumang mabuting nagagawa natin, tanda natin, suma sa atin ang Diyos. Kahit ikaw hindi mananampalataya, yan ang tinawagin ay common grace ng Panginoon. Anumang mabuting dumarating sa atin, lahat yan po'y katangian ng Diyos. Kaya masasabi natin ang Diyos ay mabuti sa ating buhay, kahit na tayo ay kumakalaban sa Diyos. Sapagkat anumang mabuti na nagagawa natin, ito'y gawa ng Diyos sa buhay natin. Diyos lamang ang dapat sundin ang utos ng Panginoon dito. Sapagkat yun ang mabuti. Tignan niyo sa verse 19, ang sabi, nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina. Pag yan po'y sinusunod natin, alam natin ang Diyos ay sumasa atin sapagkat nagagawa natin ang mabuti. Maging sa pagtupad natin sa kautusan, maging sa paglalampat ng pagsunod sa kautusan, sa Diyos yan. Walang ibang mabuti magawa niyan, malibang siya po ay nagpapala sa atin. So, itong lalaking ito, ay tumutupad talaga siya sa kautusan. Sa mga tuwid, nagagawa niya ang kabutihan na hindi niya na nababatid na ang Diyos ay sumasa kanya sa gawa niyang mabuti. Ang sabi sa verse 20, at sinabi niya sa kanya, Guru, lahat ng mga bagay na ito'y aking tinupad mula pa sa aking kabataan. So mayroon siyang pagmamalaki na sa kanyang sariling lakas, sariling paraan, nagagawa niyang kabutihan, pero walang magagawa ng mabuti maliban ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kakayanan.
Eh wala po tayong maipagmamalaki sa ating sarili. May pagmamalaki lamang natin sa ating sarili ang ating kasalanan at ang kasalanan na magdadala sa atin sa impyerno. Subalit, nakagawa tayo ng mabuti sapagkat common grace ng Diyos na tayo po'y makagawa upang tayo pagpalain ng mga tao sa mundong ito, tayo ipromote ating trabaho, tayo po ay kumita, tayo'y lumaman, yung pong dahilan. Kaya para sa atin, Diyos lamang ang nakagawa ng mabuti sa atin. Kaya ayaw dito, sabi ng Panginoon, alam mo ang kapusan, ibig sabihin, alam mo kung ano yung mabuti mong dapat gawin. Pero para sa kanya, ay natupad niya ang kautusan. Pero tandaan natin, pansinin natin, anong sinasabi ng Panginoon dito na kautusan? Ang sabi sa 19, nalalaman mo ang mga utos, huwag kang kumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ina at ama. Ang sabi niya, nasunod daw niya. Pero alam natin, ang kautusan ay mayroong dalawang bahagi ang Panginoon. Basahin natin ang unang bahagi. Ano ang pangbahagi ng kautusan? Basahin natin sa Mark chapter 12, verse 30 hanggang 31. Ganito pong sabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong mong lakas. At pagkatapos, ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ng ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Sa makatwid, yung sinabi ng Panginoon, ano ang utos? Galang mo ang tao, mahalin mo ang kapwa mo. Eh ang sabi nitong tao to, nagawa kong lahat yan. Pero kung tutusin natin, nagawa ba niya yung unang bahagi ng utos, yung utos na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at buong puso mo, nagawa kayo ito. Ngayon, para tiyakin sa kanya ng Panginoon, kung nagawa niya yung unang bahaging utos, in-apply ng Panginoon ang pag-ibig na yon sa Diyos. Kung nagawa natin. Sabi ng Panginoon sa ating teksto, verse 21, si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya. No? Minahal siya. Kabagay ng ating Panginoon doon sa mga nagsusumika. At sinabi, isang bagay ang kulang mo. Isang bagay ang kulang sa iyo. Ano kaya ang bagay yun? Yung kulang utos. Paano ito ilalapat? Isang bagay ang kulang sa iyo. Pumayo ka. Ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa mukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Natignan natin yung at pumarito ka, sumunod ka sa akin doon po sa aklat ng Mateo. Anong nakasabi ko sa aklat ng Mateo? 17. Matthew chapter 19, verse 17. At sinabi niya sa kanya, bakit mo ko tinanong tungkol sa mabuti? Iisang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. No? Tuparin mo ang mga utos. Doon sa Mark, sumunod ka sa akin. Now, ang pagtupad po sa unang utos, meaning to say, ikaw ay susunod kay Jesucristo. Eh, ang sabi ng Panginoon, kung talagang sinusunod mo ang Diyos, minamahal mo ang Diyos, tinupad mo ang utos na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong isipin mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ito ang sabi ng Panginoon, ipagbili mo yun, lahat ng iyong ari-arian, ang ipamigay mo sa mga duka at sumunod ka sa akin. Ang sabi ron, at tuparin mo ang utos. Ang kulang sa binata. Bago matupad ang ikalawang bahagi ng kautusan, ang ikalawang bahagi ang ibigin ng kapwa. Bago natin matupad ang ikalawang bahagi na katungkulan natin sa kapwa, dapat nasunod na natin ang unang bahagi, yung pagsunod sa Diyos. Imposible pong gawin natin ang ating katungkulan sa kapwa na hindi natin unang nagawa ang ating katungkulan sa Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo,
ng buong pag-ibig mo, ng buong lakas mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ganun, sige, ipagbili mo ang iyong kayamanan, ipamahagi mo sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Dalawang utos yun, love God and love your neighbor. Pero nung ginawa ng binatang ito, tanungkot siya, bakit? Nang hinayang siya sa pera. So sa makatwid, hindi niya iniibig ang kanyang kapwa ng tapat dahil hindi niya naibig ang Diyos ng tapat. Sapagkat mayroon siyang ibang iniibig. Anong iniibig niya? Ang kanyang talapi. Kaya hindi niya magawa na ilapat ang kautusan sa kapwa sapagkat wala siyang tamang relasyon doon sa unang utos na dapat ang Panginoon ay ibigin niya. Okay. So ngayon, ikalawa, tignan natin. Ngayon ang atin nakita ang hangarin ng binata. Ngayon naman, ikalawa, tignan natin ang pagtanggi ng binata. Verse 22. Subalit siya'y nanlumo. Parang grabe, nasaktan siya. Talaga namang nanlumo siya. Sinabing ito ng Panginoon sapagkat hindi niya talaga nagawa ang unang naibigan ng Diyos. Nanghihinayang siya sa pera, sa kayamanan niya na ipagbigay lamang. Kaya sabi niya, subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y aming ari-arian. Sa mga kapatid, ang pag-ibig niya wala sa Diyos. Parang mo sabi niya, iniibig mo ngayong kapwa na iyong nakikita, kayong hindi mo naibig ang Diyos na hindi mo nakikita. Kaya nga, hindi niya magawang ibigit ang kanyang kayamanan para ibahagi sa mga mahihina. Kaya siya ay nalungkot sapagkat marami siyang ari-ari. So, nasa di pagtanggap ng binata sa utos ni Jesus, ang binatang mayaman ay sumuway sa dalawang utos, dakilang utos na sumasakop sa buong kautusan. Ano yung dakilang unang utos? Love God above all with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. At ikalawa, ibigin mo ang kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung iniibig ang Diyos, dapat sundin niya si Jesus. Yun ang katotohanan. Sapagkat kinilala niya si Jesus ay mabuti. Pero hanggang labing lang yun. Hanggang bibig lang yun. Kaya nagpapa-impress lamang sa Panginoon. Tulad din ng mga tao sa ating Panginoon. Panginoon ngayon, tumatawag, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Pero hanggang labing lang. Ang sabi ng Panginoon, doon sa Matthew chapter 15, verse 7 hanggang 9, ang mga taong ito ay mapagkunwari. Sinasambit nila ako sa kanilang mga labi, pero napakalayo ng kanilang chuso sa akin, kaya walang kwentang kanilang pagsamba. Mga kapatid, kapag nang iniibig mo ang Diyos, sinunod mo ang kanyang utos, dapat ibigin mo si Jesus sapagkat kinilala mong si Jesus ay isang mabuti. Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Pero mayroon siyang higit na iniibig kaysa sa Diyos. At yun ang kanyang kayamanan. Kaya hindi niya magawang magbahagi sa kapwa sapagkat sakim siya. Nagsumisikap siyang pumasok sa kariyan sa kanyang paraan, sa kanyang kondisyon. Subalit hindi niya magawa. Hindi siya handang mamuhunan. Hindi niya kayang talikdan anumang iniibig niya para makamit niya ang Diyos at maipamuhay niya ang kanyang relasyon sa Diyos. Sabi mo sa Lucas 13:24, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Marahil itong binatang ito umalis, nalulungkot, lugong-lugo, at marahil na buhay pa siya sa maikling mabibilis na taong sa kanyang buhay. Wala siyang kayamanan sa lahat. Napakahangal ang kanyang nagawa. Kausap niya na ang Panginoon. Hawak niya na ang pintuan para makapasok sa karian ng Diyos. Ngunit sinayang.
Ikatlo, makikita natin mga kapatid sa verse 23 hanggang 27, tignan natin ang babala ugnay sa yaman. Basahin natin, 23 to 27. Sa pagtingin ni Jesus sa palibot, tinignan ng Panginoon sa palibot at nakita ng kanyang mga alagad, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga bagay, sa mga may kayamanan na pumasok sa karin ng Diyos. Namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa karian ng Diyos. Yun yun, wala na yung kayamanan. Kundi napakahirap ang pumasok sa karian ng Diyos sa sariling paraan. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayong kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa karian ng Diyos. Posible pa raw yung kamelyo ipapasok mo sa butas ng karayong. Posible ba yun? That's impossible. Imposible talaga. Kung ang kamelyo imposible ipasok sa butas ng karayong, ganun din ang mga may kayamanan imposible makapasok sa langit. Imposible. Lahat ng tao imposible sa sariling lakas paraan na makapasok at magmana ng buhay ng walang hanggan. Kaya ang sabi po rito sa verse 26, sila'y larong nagtaka. At sinabi sa kanya, sino nga kaya ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa mga tao, ito'y hindi maaring mangyari. Ngunit, hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng bagay ay maaring mangyari. Walang imposible sa Diyos. Kaya ito po, mga kapatid. Nagbabala ang Panginoon sa kayaman. Tulad ng pagbabala ng Panginoon sa kanila, nagmamataas kung sino ang pinakamagaling sa karya ng Diyos. Dapat mag-ugaling pa. So ang babala ng Panginoon din Jesus dito ay sa kanyang mga alagad. Hindi doon sa mayaman, tumalikod eh. Kanyang tinignan ng palibot at nakita niya ang kanyang mga alagad at nang lalaki ang kanilang mga mata, manghang-mangha sila sa nakita ng binata na napakayaman. Palagang maunawaan nila ito. Sabi ng Panginoon, napakahirap para sa may kayamanan ang pumasok sa karyan. Napakahirap para sa may pag-ibig sa kayamanan ang makapasok sa karina ng Diyos. Hindi po yung pagiging mayaman sapagkat ayon po sa panahon ito, pagka yumayaman ka, pinapaboran ka ng Diyos. Naroon sa iyo ang common grace of God. Pinagpapala ka. Ibig sabihin, may pabor ang Diyos sa iyo. Pero anumang iniibig mo na hindi mo may pagpapalit kaysa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hadlang ito sa pagpasok ng karian, sa karian ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ang kayamanan, hindi po ang magiging mayaman, ay hindi po masama. Pero kung ang kayamanan na siyang iibigin mo, yung po masama. Sapagkat walang sino mang makakapasok talaga sa langit kung ang pag-ibig ng tao ay nasa kayamanan at hindi niya kayang talikuran ito para siya magtiwala sa Diyos. Magtiwala kayo. Kaya ang sagot ni Jesus, verse 27, ganito. Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos sapagkat ang Diyos, sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring sa Diyos, posible po ang kaligtasan. Wala po sa tao. Wala sa pagsisikap ng tao. Wala po sa karunungan ng tao. Wala sa kayaman ng tao. Nasa Diyos lamang ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay biyaya, kaloob. Ibinibigay lang ng Diyos. Hindi natin pinagtatrabuhuan ito. Gaya ng ginagawa ng binatang ito na mula sa kanyang pagkabata, sinunod niya na ang ikalawang bahagi ng kasulatan. Pero ang hindi niya magawa ay ang unang bahagi, ang sumampalataya sa Diyos para magawa niyang paglingkuran ng Diyos. Kailangan lamang na alisin ang kanyang pag-ibig sa anumang bagay.
para sa Ginoon, maibigay niyang 100% ang kanyang pananampalataya sa Ginoon. Kaya, pinag-iingat ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa kayamanan. Yan ang magiging stumbling block natin. Pumasok tayo sa makipot na pintuan. Dapat, tignan natin ang pagtutuwid tungkol sa reward sa gantimpala. 28 to 31. Si Pedro ay nagsimulang magsalita o magsabi sa kanya, tignan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o ng mga kapatid na lalaki o mga kapatid, papay o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahon ito ng mga bahay, ng mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit, maraming nauuna ay mauhuli at ang huli ay mauuna. Now, dito po, si Pedro agad nagtanong. Bakit po? Dahil nakita niya na itong mayaman na ito na pinaguran ng Diyos para sa yumam ay hindi naligtas. Nasa kanya na lahat ng paraan. At lahat ng pagkakataon na siya maligtas. Kaya ang katanungan ni Pedro, eh sabi niya, tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa inyo. Matatanggap namin. Paano kami? Hindi kami tulad mong binata. Iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Anong mayroon kami? Sabi 27. Sa Matthew chapter 19:27, ating tignan, pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa inyo. Ano naman ang makakamit namin? Iba yun. Itong binata, hindi niya maiwan ang kanyang kayamanan. Umalis. Lumayo kay Jesus. Ito naman mga taong ito, mga alagad, iniwan nila na at kanilang minamahal para sumunod kay Jesus. Ano raw ang makatanggap nila? Kasagutan ni Jesus, verses 29 hanggang 31. Dito pa lang sa lupa. Sino mang nag-iwan ang kanyang ama, ina, kapatid ng lalaki, kapatid ng babae, na ano pa man, natanggap sila ng makaisandaang doble. Well, gusto mo bang magkaroon ng maraming kapatid? Gusto mo bang magkaroon ng maraming anak? Matanda na. Gusto mo magkaroon ng maraming magulang? Ay gusto natin. Marahil yung ating magulang ay hindi tayo pinatanggap dahil sa ating pananampalataya. Pero pagdating po sa iglesia, ang dami mong magulang, ang dami mong kapatid, ang dami mong anak, ang dami mong ako, mga kapatid. Doble-doble. At hindi sa lahat, buhay na walang hanggan, nakalaan sa iyo. Kahit na ikay uusigin, maraming pag-uusig, hindi mawawala ang iyong nga ng buhay na walang hanggan. Hindi rin mawawala ang mga nagmamahal sa iyo at ang iyong mamahalin sa iglesia ng Panginoon. Makatanggap ka ng 100 doble. Kabilang na ang maranasan pag-uusig, mamanahin nila o ninyo ang buhay na walang hanggan sa kapuspusan, sa fulfillment. Salamat sa Panginoon. Sa pagkakasyon ng ating makukuha sa gabing ito, sa mga oras ito. Sayan natin ang verse 31. Mga chapter 10 verse 31. Ngunit ang maraming nauuna ay mahuhuli. At ang huli ay mauun. Ito'y babala ng Panginoon sa atin. Sapagkat si Peter dito, naniniwala siya na ang mga gantimpala ay nakabatay sa merito, sa pinagsikapan ng tao at hindi biyay. Yun ang alam ni Pedro. Anong para sa amin, iniwan namin ng ito, wala kami magawa tulad ng binata. Ano meron ka? Kaya sinasabi rito, tinuwid siya ng Panginoon. Iba ang matatanggap nyo. Hindi sa inyong pagsisika, kundi ito ay kaloob sa inyo. Maraming naghahangad ng matataas na lugar sa kanilang buhay, sa buhay na ito. Sila'y una lagi sa mga oportunidad
sa paglilingkod, pero mali ang kanilang mga motibo. Sa totoo niyan, sila yung mahuhuli. Sila yung mahuhuli sa mga pribileyo na dapat matanggap at mga pagkakataon upang sila ay talagang matiwasay na magmamana ng buhay ng ngunit ang managay sa huli, mahuli ka man, lagay ka man sa huli dahil sa mga pribilehiyo, opportunity, ngunit dahil sa maganda ang ating motibo, mga kapatid, magiging una ka sa mga gantimpala sa darating. Yan ang sinabi sa verse 31. And tanong ko sa panghuli, ikaw ba'y alagad ni Kristo? Ikaw ba'y naghahangad na maging mataas at mauna sa lahat dito sa buhay na ito? Mahalaga ba ito kaysa sa gantimpala sa kinabukasan na nakalaan sa iyo? Ang gantimpala natin at pagtiging dakila hindi sa pagitan ng pagiging una natin sa buhay na ito, kundi ang pagiging huli at naglilingkod sa ating kapwa. Mas maigi po na tayo'y maging mababa at mapagpakumbaba sapagkat yun ang unang tinatanggap at binibigyan ng Diyos ng gantimpala. Kaya e nga, paano magmana ng buhay noon hanggan? Sumampalataya kay Jesus at ipamuhay ang ating pag-ibig sa Diyos sa pagtupad sa kanyang kautusan at ating ipamuhay ang ating pag-ibig sa ating kapwa sa pagtupad ng kautusan. Yun po ang tanda na meron tayong buhay noon. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong mga salita. Muli, kami po ay inyong naturuan. Napatibay ang aming pong assurance namin. Napatibay ang aming panampalataya. At higit sa lahat, kami po'y nahamon na may sagawa namin ang kautusan, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa aming kapwa. Na ito po ay hindi po sa sariling gawa at pagsisikap namin, kundi sa biyaya ng Diyos na tinatanggap namin. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.